Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, SportsRockPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawan nga na po ng statwa si Dwayne Wade ng Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong player na libreng makukuha ng Los Angeles Lakers ngayong season. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Miami Heat ang kanilang game ngayong araw laban sa Charlotte Hornets sa score na 104-87 sa pangungunan ng kanilang mga players na sina Bam Adebayo na nakapagtala ng 24 points, 10 rebounds at 7 assists, Tyler Hero na kumana ng 21 points at 7 rebounds, Jaime Jaquez Jr. na kumana ng 15 points at si Duncan Robinson na kumuha naman ng 19 points off the bench. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo, ay umakyat na nga po sa 23 wins at 16 losses ang kanilang record bilang ika-7 seed sa standings ng Eastern Conference. Bukod rin nga po dyan ay may pagkakataon na rin naman nga po ang kanilang team na makangat pa sa standings kung sakasakali mang magsunod-sunod pa ang kanilang panalo since magkakadikit pa rin nga po dito ang mga record ng mga koponan. At kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Miami Heat ngayong araw, ay inanunsyo nga po mismo ni Pat Riley na gagawa nga po ang kanilang prangkisa ng statwa ni Dwayne Wade na mayroong taas na 8 feet sa labas ng Kaseya Center para i-honor ang legacy nito sa kanilang koponan. At ayon nga po sa naging pahayag ni Wade, hindi rin naman nga po niya pinangarap na magkaroon ng estatwa ngunit excited na rin naman nga po siya patungkol dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong player na libreng makukuha ng Los Angeles Lakers. Napag-usapan na nga po natin mga katrops na kung kukuha man nga po ang Lakers ng bagong player, ay plano nga po ng kanilang team na kumuha ng at least isang guard na magpapalakas ng kanilang backcourt at makakatulong kina LeBron James at Anthony Davis. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit target nga po nilang makatulad ni Zach LaVine ng Chicago Bulls at ni John T. Murray ng Atlanta Hawks. Pero ang problema lamang nga po mga katrops bago pa man nga po nilang makuha ang kahit anuman sa dalawang ito, ay kailangan muna nga po nilang magsakripisyo. Kaya dahil nga po dyan ay pipiliin na lamang nga po nila na makakuha ng isang magaling na player sa mababang halaga, kagaya na lamang ni Gordon Hayward. Well, naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na ginawang available na nga po ng Charlotte Hornets si Gordon Hayward sa loob ng trade market ngayong season dahil sa pagtatapos ng kanyang kontrata. At kung sakasakali man nga po na hindi ito ma-trade ngayong taon, ay posible rin naman nga po na i-buyout na lamang siya ng Hornets since nabibigitan na nga po ang kanyang koponan sa kanyang napakalaking kontrata. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga teams ang nagkaka-interest na sa pagkuha sa kanyang serbisyo at isa na nga po dyan ang Lakers lalo pat maaaring nga pong libre at walang kahirap-hirap nga po nalang makuha si Gordon Hayward sa loob ng trade market sa mga susunod na buwan ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.